Hello po, good afternoon. First question for Lester, ituloy ko lang yung tanong ni Tita Aster kanina. No? Kasi, nagbabalik ka ba na sa Viva because you started very young, DJS, di ba? And then now you're here. So parang, kamusta lang yung environment also? And yung naging pagbabalik mo, was it smooth? Anong feeling makita again yung mga tao na you've worked with? Ang hindi ko masabi yung word na pagbabalik kasi technically hindi naman talaga ako nawala, nang asin wala. Mm-hmm. Kumbaga, yes, out of, gano'n naman talaga ang artista, gano'n naman showbiz, minsan bubog ka, minsan may maya ka, dinadyang ko yun. Ako naman, talagang work is work sa akin, as long as nandito pa rin ako, sobrang thankful ako, sobrang blessed ako. Sad to say, iba mga sabay ko wala na, pero ako ito pa rin, parang doon palang masaya-masaya na ako, doon palang open-open na ako. And mas ang nakakatuwa is yung mga taong nakatrabaho mo noon, nagtitiwala pa rin sa akin hanggang ngayon. And gaya yung si Viva, Darna, ni Miss Angela Bayani, Pepe Pendugo, ni Miss Indiana Games, under the sa Viva. Marami akong pinuha sa Viva, then finally, matawag na akong Viva artist, kaya nakapirma na ako sa akin. So yun, basta sobrang masaya ako kasi hanggang ngayon nagtitiwala kami sa isa. So, from those movies, ngayon ka palang talaga naging official na Viva Artist? Yes, ito palang. Actually, yung unang Viva Max ko, dalawa, which is yung Siklo saka Hugas, hindi pa ako under ng Viva Artist. Ito palang, ito palang yun. So, as a medyo kuya sa kanila, especially with the female cast na everyone is still starting, ano yung parang ano mo na lang, siguro, words of wisdom or advice na pwede mo ibigay sa kanila? Grabe yung mga mag-last long din. Sa showbiz? Siyempre, pag sa trabaho, kahit saan naman trabaho ko, kahit hindi artista, kahit anong trabaho, dapat talaga, ako sobrang higpit ko sa oras. Sobrang higpit ako sa oras. I-share ko lang, ewan ko kung applicable sa iba. For example, ang gising ko dapat 7 a.m. Maniwala kayo sa hindi, alas 3 pa lang nag-a-alarm yung cellphone ko. Tapos 30 minutes interval. Para gising ka lang, gising ka lang 3 to 4, konting galaw. Tapos bago ko matulog, nangungulit ako sa mga staff, ano sa wardrobe, ibig sa location. Sa anong location ko, anong call time ko, anong gabi. Kasi gabi pala, nakaready na sa isang sulok sa bahay at ang gagawin ko. Para pag-isip ko, ligo, bihes, dagpot yung mga gamit, walang makakalimutan. At syempre yung pakikisama. Diba, sobrang importante yan. Paggalang sa kapwa, mapababang trabahador, staff, or crew. Dapat, ano yan eh, hindi... Ang hirap ko salita, pero alam naman natin na marami na rin mga naglabasa na artista ngayon na iba talaga ang trato nila sa mga baba na dapat hindi ganun. Kumbaga, kahit anong galing mo, kahit anong ganda mo, kahit anong bago mo, pag ipakikisama mo sa blay, hindi ko hindi talaga patagal. Yung talent kasi natuturo yan, kaya ko yan. Proud ako yung dalawa ko dito nakasama ko, nagtuturo kasama ng acting workshop. Dati kay Tito O.G. Diaz, yung mga nag-isigali ko, si Isabel Ortega, yung mga artista na si Henry Trelio, Angel Ramirez, ito yung dalawa, si Aya saka si Princess, si Janko kay ano, kay Tito Lito de Guzman, and kay Tito Tuto Unay, sa Barangay Nawa, yan, ako yung natutuwa sa kanila, and nakakatuwa kasi nakasama ko sila, nakakapalpit na kasi wala kami bensin. Dahil yung lagi lang talaga, pakikisamang totoo, kumbaga, as a showbiz, tayo na talagang mag-showbizan. Diba? Kung ano ka, kung sino ka, kung tatanggapin ka naman nila bilang ikaw, okay, kung hindi, wala tayong magawa, hindi naman mag-release natin. Gaya na kasabihan, may gawin ka, may mga sabi sa'yo. Wala kang gawin, may mga sabi sa'yo, may mga sabi pa rin sa'yo. So, gawin mo lang yung tingin ng mga kabugi sa'yo sa kasapato. Ilan na lang. Thank you. Walong lolo naman yun. Yeah, and then for Fab. Perfect coach. For Fab, yung kasi, sunod-sunod din yung blessings simula nung parang mas nag-full comeback this year, no? From, of course, from the two Viva Max movies that you were part of and then Ironheart. So, bakit nag-decide ka lang na mas magtuloy-tuloy na? And did you expect na magiging ganun yung influx of projects mo after mo magpahinga? Well, like, as you said, I think so far this is one of the best years. Lalo na pagkatapos ng pandemic, kasi during the pandemic, it was really hard. Pinikawaling for all of us actors kasi walang taping, walang shows. And now, thankfully, everything is kind of back to normal. And I think,
It's funny because also like when I was talking to Mike kanina, a lot of the blessings, especially the last ones that I started to receive, was right after my girlfriend was actually pregnant. It was very, I mean, I don't know how to explain, but from that moment that we found out she was pregnant until now. So it was really like one after another, one project after another. And I'm just very, very thankful to God. Because, yun, like, hindi ako Filipino, pero binigyan ako ng bagong opportunity dito for me to do what I love. Diba? They say, do what you love, and you don't have to work any day of your life. That's how I see it. I fell in love with acting. This is really my passion talaga. And that's why I was telling him kanina, because a couple of years back, I said no for movies like Viva Max, and now I'm doing movies, and I'm very proud of being here at Viva Max. And I think, yun, I'm just very focused on